Morning. Morning, Mr. G. Ito yung ano, yung plot na prepare namin nung kailan. Medyo pwede na siyang taniman eh. Tatanim namin ngayon is okra. Nalaki na ng okra namin. Siguro mga nasa 2 weeks na to. Dapat bago kayo mag-transplant ng mga punla ninyo, kailangan dinidiligan muna. Ang purpose nun is para hindi masyadong masyak yung mga halaman. Kailangan basang-basa. Para pag tinanggal nyo dito sa pinaglagyan, is hindi siya masira agad yung ugat. Maganda pandilig, tubig, ulan. O kaya yung kung walang hindi available ang tubig, ulan, pwede naman yung tap water basta hindi siya ididilig agad. I-pastay mo na ng overnight para sumingaw yung chlorine. Yan. Tapos ito yung aming ating medium. Halo-halo yan. May vermicast, may garden soil, may carbonized rice hull. Tapos meron pang lupang galing bundok. Diba? Shell. Tapos merong compost. Yan, yung aking ginawang compost. Dami, diba? Ito na ngayon. Saan tayo mag-start? Ilan na nalagay ko dito? Apat. Apat na? O lima ito, na? Itong plot na ito is pang okra lang. Hindi, pwede natin lagyan ng iba ito minsan. Lagyan natin ng ano, companion planting. Pwede magsingit dyan yung maliliit. Anim ba siya? Hindi, kung lang may isa. Sabi muna natin ito na siya. Hindi kaya maabot na asa dito. Hindi naman. Okay muna tayo. Okay. 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 Actually, mayroon pang mga ano to eh, mga organic materials yung mga inan natin. Binaon natin yung kailan. Oh, tama. Lagi almost decomposed na yung sila. Magtatanggal kayo dito sa ano, sa lalagyan, ganyan. Seedling cups ang tawag dyan. Lagyan natin ng konti nito. Dahan-dahan lang para hindi masyak agad yung halaman. Para hindi siya ma-stress. Stress din sila. Stress din ang plants. Lalo na pag yung mga roots nila eh, medyo nag-damage. Ayan. Oh, diba? Tapos, tingnan natin. Turn natin didiligan. Ito ka. Ito.
legit na ano, farmer. Diniligan ko, kung hindi ko diniligan yan, maghihiwalay-hiwalay. Kasi dito naman yung araw eh. Susunod siya sa araw. Tayo ng isa ay sa anim na horse, bali 5 lang kung tatangin natin. Pag din tayo magtanim kung meron naman kayong mga kahit na wala kayong mga area na pagtataniman sa mga paso, pwede na rin mga use na ano, mga use na containers kami lahat ginagamit namin. Tsaka huwag kayong mahiyang manghingi sa mga kaibigan kunwari ng mga use na sila ng mga sa Wilkins. Anything na mag-hold ng ano, pwede. Soil. Dito mo. Mga lumang gulong. Mga basag na planga. Basag na lumang timba. Mga basag na timba. Basta pwede pang mag-hold ng lupa. Pwede pa yun. Para wala tayong reason na wala kaming pagtataniman. Unless na lang, nakatira talaga kayo sa condo. Lalo na dito sa probinsya, tayo ng mga taga-probinsya, may mga space talaga tayo na pwedeng pagtaniman. So, pag natapos na ang garden natin, lahat yan. Pwede ba yung feeling? Baka mga fresh na
the last one. Mahirap talaga pag plastic. Pinagputulan natin yung malinggay, may kalinda. Hindi nga pala ito, ano, yung mga dinurog na balat ng itlog, itong ating compost para may source din ng calcium. Diba? All natural. Natural! Yes! So this is it, guys. Ito na siya. Natira na ito eh. Mabilis lang ito, mabilis lang dumami ang okra. Press natin konti, but hindi masyado. Hindi lang, baka lang medyo ma-hold na yung ugat. Press. Tapos kalat-kalat. Yes, tapos isisip. Pansit. Maghintay na lang. Kalat-kalat. Habang dinidiligan natin siya, dapat kinakausap din. Sorry. Sorry. Na-hurt kita. Did I hurt you? I'm sorry. Tapos, didiligan na siya natin ng rainwater. Yan. Oh, diba? Sina. Ano? Parang pasubay sila. Doon naman guys sa likod, yung mga sitaw. Wala pa, hindi pa nag-germinate. Nag-direct seeding kami ng sitaw. Ito, ayan. So, yan. Didiligan ng rainwater. So yan guys, makinintay mo lang tayo. Okay? Okay. Ito na, tapos na tayo. Thank you. Have a nice day, mga kamagsasaka. Bye. Thank you. Let's say hi sa mga okra tinanim natin before. After natin ginawa yung plot, itinanim natin siya. So, eto na sila. Ang lalaki na nila. Nakakatuwa. Okra sa English.
Lady's finger. Malaki na nila, di ba nakakatuwa? Alam nyo ba na ang okra ay nutritious food na napakadaming health benefits? Say hi, okra! Rich sila sa magnesium, folate, fiber, antioxidant, and vitamin C, K1 and A. Yay! Alam nyo ba yung okra, mayroon din benefit lalong-lalo na sa mga pregnant women, yung heart health and blood sugar control. It may even have anti-cancer properties, kaya napakasarap kumain ng okra. Kaya dapat tayo lagi tayong kumakain ng okra. Before, ayaw ko ng okra kasi madulas. Pero noong na basa ko at na check ko at sinabi ni Uncle G, kilala niyo ba si Uncle G? Si Uncle Google. Sabi niya, kumain daw ako ng okra. Kasi ang okra napaka-healthy. So, kahit saan mabibili mo ang okra, kahit sang panig ka ng mundo. Yan, ang okra po pwedeng nilaga, po pwede sa sinigang. Ano pa bang, ano, soup. Po pwede rin siya. Ako ang favorite ko sa okra, sa Pinakbet. Yan, kaming mga Ilocana, actually, mahilig sa Pinakbet. Pero ako, mas prefer ko ang nilagang okra na isasawsaw ko sa bagoong na may sili at kalamansi. Ayan. Kaya kahit pakainin mo po ako ng umaga, tanghali, gabi, basta mayroon sawsawan na bagoong, it's okay. Ayan. Ilan na yung okra namin? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yung isa maliit pa, pero sila malalaki na. Tapos, we have bush sitaw sa likod nila. Say hi, bush sitaw! Yan. Ilang araw na lang or ilang days ang paghihintay natin. Yan. Kakaroon na rin siya ng flowers. Bago bulaklak. Okay, hintayin natin sila guys na mamunga naman kapag harvest tayo. So, kayo na nanonood, let's motivate each other, especially this time of pandemic. Actually, nag-start lang akong magkaroon ng YouTube channel nang mangyari itong pandemic crisis na ito. So it's happened, ang dami namin natutunan, which is before pa na mahilig na talaga kami sa halaman ni Mr. G. Because of our tatang also na nagmo-motivate sa amin na maghilig magtanim kasi our tatang is a farmer. So I'm proud to be a farmer's daughter. Yan. Yan ang ating mga okra. Malaki na nila. Ilalagyan din siya ng mga mulching, ng mga pataba, ng mga greens, Mr. G. Ayan. Ayun ang ating bush sitaw. Ito, may mga mag-uumpisa ng mamulaklak. Ito yung mga okra natin na namumulaklak na. Ito, yan. Ipisa na silang mamulaklak. Yan, hindi pa po yan bunga. Yan pa po yung mag-umpisa na mamulaklak. Ayan sila. Ayan, diba? So, hintayin natin hanggang sa maging bunga. Yan ang cycle ng mga okra. Ito na sila guys. Yung iba, bulaklak pa. Pero yung iba, bunga na siya. Ayan na siya guys.
Ayan na. Nakakatuwa, di ba? Itong ating mga okra. Ready for harvest na to, guys. Tara na. Mag-harvest na naman tayo. Para may ulamin na naman tayo. Hi guys! It's harvest time na naman. I-harvest na natin ang ating okra. Ang ating lady finger. Siya yung tinawag ko na Miss Lady, di ba? So, halika guys! Mag-harvest na tayo. Para may kainin tayo mamaya. So, kukunin ko na yung mga pwede nang i-harvest. Gaya nito. Di ba kaysa tumigas siya? Ayan. Wow. Saan tayo na isa? For our personal consumption. So, ito ba? Ayan, meron na naman akong apat. Laging apat, no? Nung nakaraan yung apat na talong. Ngayon, ito, apat na okra. So, i-check ko kung anong iluluto pa namin dito. So, di ba? Napakaganda. So, magsipag tayo, ha? Lagi kong sinasabi sa inyo, pag may itinanim, may aanihin. Happy weekend, guys! Thank you for watching! Don't forget to like, share, comment, and click the notification bell. Salamat!